Hello guys, balik naman tayo ngayon sa aking shop. Ipakita ko po sa inyo ang aking paraan kung paano po ang tawag dito sa Bisaya ay bandiha. Para po ito sa mga pintuan, asara ng pintuan na mga solid. Ito po ang ating ibandiha. Pasensya na po guys na hindi ko po alam ang Tagalog ng bandiha. Ang ating pong gagamitin ay ito pong router at saka itong blade na may dalawang level ng talim kung anong tawag nito. Ito, dalawa. So, simulan na po natin guys at panoorin nyo. Simula na po tayo guys. Ito ang blade na ito ang una ko pong gagamitin. Ito po ang unang resulta sa blade kong ginagamit. At sunod naman ito ay yung parang pang design na talaga. Ito na po guys ang ginawa ko. Unang step sa pagbabandiha ng mga panel ng sara ng pintuan. Ito po siya kadami guys. At sa second step naman tayo ngayon, wala din ang dati, gamit tayo ng router at itong blade na ito guys. Ito guys. So, gagamitin ko rin ang aking ginawang parang pinaka-table sa aking router. Ito po ay nagamit ko na. At bago magsimula, ikakabit ko muna ito. Kabit muna natin ang blade guys. At itong blade na ito ay maliit po ang bandang ito. Itong pinaka sa router. At lagyan ko ito ng liha para po hindi po siya luluwag. Kasi po, maluwag po itong blade na ito kahit ipitan mo na. Maluwag pa guys.
palitan po natin ng mas makapal na liha, guys. Pasok natin. Tapos pasok natin yung blade. Subukan natin itan. Pwede na ba? Guys. Guys, naka-plaster na po ang ating router at saka yung plywood na ating kinabit niya, at isiset naman natin ang guide para sa kain po ng router. Ipitan po natin, guys. Okay na po yung guide sa gilid, guys. At ito naman ang pinaka pang-ipit niya sa kahoy para hindi na po tayo magdidiin. Ang ating gagawin na lang po ay magtulak na lang po sa kahoy. Ito po ay may spring na aking inalagay sa bandang dito. Ito po, guys. Ito po ang spring na inalagay ko para po may adjustment siya. Pag gusto niyo pong higpitan, ito lang po. At ito. Titesting natin, guys. Ito po siya, guys. Yung kabilang side ng ating kahoy. Tapos na po siya. Malinis na malinis, guys, ang pagka router. Kasi po, di na po siya aangat kasi dahil sa nilagyan ko po siya ito. Mag-adjust po ito parting ito.